Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Itang muna. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo mga kababayan, mga kasulid. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong re-reaksyonan na video. Patungkol nga po ito mga kababayan sa nakakagulantang na naman na ano ba ito, revelation or preview ba ito? Ano ang mapapansin natin sa video na ito? Mukhang ganito ba? Ano ba ang nangyari? Bakit nagtataka tayo? Bakit parang advance ang nangyaring pag-file ni Secretary Buying ng kanilang counter affidavit? Ano ang kinaugnayan nito mga kababayan sa ating maririnig ngayon na video? Pero bago yan mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-like sa video na to, paki-subscribe na rin po, paki-pindot ang notification bell all, paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat po, mag-umpisa na tayo. Patungkol nga po pala dyan sa raffle for ACOS, sa bandang dulo po ng video na ipapaliwanag natin yan ng mas mabuo. Ito pong si Ankol Calboro, mga kababayan. Ay syempre, matagal na nila itong inahintay at talagang inaasam-asam nila ito. Well, hindi pa naman ito yung katapusan ng kaso or ng mundo, kung tutuusin, no? Dahil nga ito ay pag-recommenda pa lang ito na kasuhan or formal ng kasuhan si General Bantag dito nga po sa Regional Trial Court ng Las Piñas, napagkat doon po nangyari ang krimen na di umano ang pagpatay na ibinibintang nga dito kay General Bantag. So panoorin natin mga kababayan tong video at sama-sama natin reaksyonan. Okay, the 00443 for the death of Cristito Villamor Palanya alias Jun Villamor Igloba / Crisanto Villamor / Idoy. Eh? DG Gerald Bantag Ikitalik, Chief Superintendent Ricardo Zulueta Isoriano, PDL Alvin Labra Icornista, and PDL Aldrin Galicia Imicusa as Principal by Inducement. B. PDL Mario Alvarez E. Hermones, PDL Joseph Jorfo E. Medel alias Jorpo, PDL Christian Ramac Edison alias Jucon, PDL Ricky Salgado E. Lamigo alias Lupin, PDL Rone de la Cruz E. Pabustan alias Barok, and PDL Joel Reyes E. Alog alias Pupet as principal by direct participation. So, kita mo na, sinabi, nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy patungkol sa kaso na pagpatay kay Percy, ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. At ang isang kaso sa pagpapatay kay Jun Villamor ay isasampa naman dun sa Muntinlupa Regional Trial Court. Bakit? Nangulangot pa. Nakita nyo, nangulangot pa si attorney. Ayan mga kababayan, may napansin ba kayo rito? Ako po ang napansin ko, banda po doon sa kanyang sinabi, no? Naalala nyo dati, nung nagtataka ang lahat kung bakit si Secretary Buying ay tahimik at wala pang di umano ipinafile na counter affidavit patungkol nga doon sa ginawang pagpapasagot sa kanila ng ombudsman. Ngayon mga kababayan, nagulat tayo dahil nang malaman po natin, ay nakapagsumiti na pala ito at advance mag-isip, no? Advance na advance magsumiti. Well, siguro nga dahil napaliwanag na rin natin ito, malamang bago rin nagalabas ang ombudsman ay formalidad na lang kanilang sinasabi siguro. But alam na nila na nakapag-file na nga si Secretary Buying ng counter affidavit. So ngayon mga kababayan, ito tahimik, ano? Hindi natin napapansin. At dito ngayon mga kababayan, dito kay mismong uncle, may narinig tayo. Ano kaya ito? Ito rin kaya
ay maaaring totoo. Nagtatanong lang po tayo, no? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, ang sabi niya? Di ba may sinasabi sila, kasunod na yung warrant of arrest? At ang sinasabi ni Angkol, balikan natin ha, may sinabi si Angkol na malamang na isampa na ito. Di ba nakakagulat, mga kababayan? Pansinin ninyo. Alias June Villamor Igloba / Crisanto Villamor / Idoy. Eh? DG Gerald Bantag Ikitalig, Chief Superintendent Ricardo Zulueta y Soriano, sinabi nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy, patungkol sa kaso ng pagpatay kay Percy ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa. Ay malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Narinig nyo ba, mga kababayan? Ay malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Naku po, anyari. Ang ibig mong sabihin, Atorne, kung susundan natin ang kanyang sinasabi ng Atorne, ano? So lumalabas, ay, halimbawa, mag-file uli ng motion for reconsideration or to review. Magiging walang selfie na rin yun, Angkol. Kasi sinasabi mo, ikaw na isabi, ha, na malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa. Ibig nyo sabihin, bago namin malaman na mayroon probable cause na result mula dito sa Department of Justice panel na prosecutors, ay naisampa na nila. At kahit mag-appeal pa, wala nang silbi yun. Aywan ko kung tama ang aking observation patungkol nga dito sa sinasabi ni Angkol Calboro. At mga kababayan, hindi rin po natin tiyak kung ito nga ay totoo ang kanyang sinasabi. Pero, tandaan po ninyo, mayroon na pong nangyari yung nakaraan nga na hindi natin alam, advance pala ang pag-file ni Buying ng kanilang counter affidavit. So hindi po tayo masisisi, sabi nga ng iba parang nag-speculate tayo. Pero sa tingin ko hindi po tayo nag-speculate. Binabasa lang po natin yung kanila ding mga aksyon at ang kanilang pinapalabas. Di ba baga, mga kababayan? Sige nga. Inaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. Kita nyo? Ayan, maliwanag. Siya mismo may sabi. Hindi ko sinabi yan ha. Ang sinabi niya, yung probable cause na nga na sinasabi ng DOJ panel, prosecutors, malamang na isampa na nung nakaraang linggo pa. Narinig nyo naman sa kanya, kaya hindi ko sinabi yan ha, kaya Angkol Calboro ko narinig yan. At nakapublic naman yung kanyang video na yan. Tayo rito ay nagre-react lang, hindi po tayo rito nag-speculate. Binabasa lang po natin ang kanilang mga aksyon at kanilang mga ginagawa. At syempre, hindi kayo makakaligtas sa aming mga bantag vloggers. Nakatuon, hindi lang kami, pati yung taong bayan dito. Tama kaya ito si Angkol? Tayo nagtatalong lang ha. Ayon nga dito kay sa kanya eh. Siya may sabi niyan eh, na malamang naisampan at nagaantay na lang ng warrant of arrest nung nakaraang linggo pa. Sinabi, nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. Ayan mga kababayan ha. Sinabi na nagrekomenda na na isasampa ang dalawang impormasyon. Ibig sabihin yung dalawang kaso. At kung ba isampa na ito sa Regional Trial Court ng Las Piñas kung saan pinatay si Percy, patungkol sa kaso ng pagpatay kay Percy ay malamang na isampa na ito noong nakarang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest na ilalabas ng court. Ayan, maliwanag yan mga kababayan. Malamang na isampa na ito noong nakaraang linggo pa at inaantay na lang ang warrant of arrest. And nagugulat tayo kung totoo itong sinasabi ni attorney dahil kahapon lang natin nalaman. Kahapon lang nila ito pinalabas, yung probable cause na yan na nanggaling nga sa DOJ panel. Kayo na pong bahala mga kababayan, mag-ano ng opinion ninyo kung ano nyo masasabi. Tayo po dito ay hindi po tayo nag-speculate, binabasa lang po natin ang sinasabi ni Angkol Calboro. Kung mapapansin ninyo, hindi ko po dinadagdagan, kundi parang ini-interpret lang natin ng paunti-unti. Kung paano po ninyo interpret, kayo na pong bahala. Pero sa atin po, nagtatanong tayo rito. Gaano ito katotoo? May katotohanan ba yan, Angkol, na naisampa na pala yan bago pa na malaman ang sambayan ng Pilipino? At inaantay nyo na yung warrant of arrest? So, wala nang silbi kung mag-apila pa man ang kampo ni General Bantag. Ganun ba yon? Nagtatanong lang po ha. Hana lang nung advance na pala ang counter affidavit na ginawa ni Secretary Buying at consolidated pa. Kung ano ang inyong mga reaksyon at komento mga kababayan, i-comment nyo po dyan sa baba at babasahin natin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Hanggang sa muli, magkita-kita tayo kung luluobin ng Panginoon. Punta na po tayo sa paraffle. Ito pong raffle for a cause, mga kababayan, na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito, mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients, care of iwi nationwide. Kasi po yung iwi, mga kababayan, ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente, may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for a cause na to. Pangalawa, mga kababayan, ay ang Law Students Research for ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang ilaban po. Yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan, mga kababayan, kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Ito naman po, mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito, or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandiyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan, mga kababayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan, mga kababayan. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po, mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po, mga kababayan, mga kasulit. GCash Payment, Virginia Mangawit, pakichat, pakitext, pakiadd nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po, mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po, mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for a cause, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat, mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po, mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo. At sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!